Pagtaas ng presyo ng agri-products, isa sa itinuturong dahilan ng naitalang mabilis na inflation nitong Disyembre. Kaya naman ang Agriculture Department, puspusan ang mga hakbang upang matugunan ito. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Nagsisimula ng mabulok ang balat ng talong na binili ni Aling Lot sa Commonwealth Market. Pero pinatos pa rin niya dahil mas mura at kasya sa budget niya. Pemena na klase siguro, nasa 150. Tapos ito kahit pa na 60. Kalahati din. Kailangan mong mag-budget. Kailangan mong kumuha ng ibang way para kahit pa paano makakain pa rin ang pamilya mo ng masustansya. Kailangan talagang magtipid. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, mataas pa rin ang presyo ng ilang gulay. Nasa 90 hanggang 140 pesos ang presyo ng repolyo, 280 pesos hanggang 650 pesos ang per kilo ng pulang sibuyas. Mataas po kasi wala pong dumadating na sibuyas. Tumataas po yung gulay pag tag-ulan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang ang pagkain gaya ng repolyo at sibuyas sa mga nagmahalang presyo sa huling buwan ng 2022 na nagpabilis sa antas ng inflation sa ating bansa. Kasama rin ang iba pang produkto gaya ng manok, asukal at bigas. Sabi ng PSA, posibleng naapektuhan ang pagdaan ng bagyo o masamang panahon ng presyo ng gulay. Nakadagdag pa rito ang mataas na demand noong holiday. Kahit marami po ang kanilang na-produce, kung tumaas ang demand, so yung sufficiency po magbabago. Pero ang tanong, magtutuloy-tuloy kaya ang mahal na presyo ng pagkain? Ayon sa DA, posible nang bumaba ang presyo dahil sa pagkolekta ng mas mababang taripa sa ilang imported na produkto tulad ng bigas, baboy at mais na gamit sa pagkain ng baboy at manok. Pero mukhang malabo pa rin na mapadapa ang presyo ng sibuyas. Pataasan pa rin kasi ang presyo ng mga trader at may ilang sakahan din na tinamaan ng peste tulad ng harabas. Kaya naman ang DA naisip na mag-angkat para mapababa ang presyo ng sibuyas. Ang presyo lang po dito sa farm gate, ang pinakamataas ay 350 o 300. Papatungan po ng ating mga ahente, mukhang abot siya sa 500 po. Yun nga ang sinasabi natin, na pag hindi po natin nasawata ito, hindi natin mapigilan pagtaas ng presyo ng sa atin pong farm gate, mukhang mapipilitan po tayong magdagdag ng supply magmula sa ibang bansa. Inirerekomenda naman ng samahang industriya ng agrikultura na pagbutihin ang pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka. Ang tiyak ngayon, tuloy-tuloy ang mga kadiwa store na nagbibenta ng 25 pesos na bigas at 170 pesos na sibuyas. Fuel subsidy dahil yung 29 pesos na dating gastos nila naging almost 70 pesos cost ng fuel, hindi pa buo. Hindi titingnan kung anong intervention pa ang kailangan at pagkukulang ng Department of Agriculture sa ating mga sakahan. Clazel Pardilla, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.